So what's up sa inyong lahat mga bro? Star player ng San Miguel Beermen at TNT Tropang Giga na sila Terence Romeo at RR Pogoy, parehong nagtamo ng injury sa una nilang pag-aharap ngayong All-Filipino Cup. Pero bago nga tayo magsimula mga bro, ay gusto ko lang pasalamatan itong ating sponsor na Gameville Sportswear, ang numero unong manufacturer ng sports jerseys in the Philippines. So naging makulay nga ang unang pagtatapat ng SMB kontra TNT ngayong All-Filipino Cup, hindi dahil sa naging madikit ang laban, kundi dahil sa kiskisan at banggaan ng mga manlalaro ng bawat koponan na naging sanhi nga mga bro ng pagka-injury nitong si Terence Romeo at RR Pogoy. Napakaganda nga sana ng nilalaro ni Terence Romeo kung saan sa unang quarter pa lang ay nagtala na ito ng 11 points with 3 out of 4 beyond the arc. Ngunit bago matapos itong second quarter mga bro, ay naganap nga itong pangyayari kung saan bumangga nga itong si Terence Romeo kay Ryan Reyes dahilan upang mapuruhan itong kanyang kanang balikat na makikitang umangat nga ito. Ayon sa initial diagnosis ng kanilang medical staff, ay dislocated shoulder nga daw itong natamong injury ni Terence Romeo. Sinubukan pa nga itong i-realign ngunit napagpa siyang dalin na lang kaagad ito sa Medical City Hospital upang mas tiyak na makumpirma itong injury ni Terence Romeo. Ang maganda nga lang dyan mga bro ay naigagalaw pa nga nito ang kanyang nasabing balikat di tulad ng nangyari sa NBA player na si Enes Kanter noong taon ng 2013 kung saan na-dislocate naman itong kanyang kaliwang balikat dahil sa kolisyon nila ng Iranian player na si Hamed Haddadi na dating naglaro sa Phoenix Suns. Doon ay hindi nga nito maiangat ang kanyang balikat at makikita talagang nawala ito sa alignment ng kanyang katawan. Matapos yun ay hindi na nito nakumpleto ang natitirang 10 laro noong season na yon, ngunit nakabalik naman ito noong sumunod na season matapos umailalim sa surgery. Kaso nga lang ay nadali muli itong kanyang balikat noong nasa team na ito ng Portland Trail Blazer kung saan hindi na nga raw dislocated kundi ay separated shoulder na nga ang natamo nito. But as of now mga bro, ay healthy pa rin naman itong si Enes Kanter na kasalukuyang naglalaro sa team ng Boston Celtics. Kaya kung ikukumpara natin mga bro, ang nangyari kay Kanter at Romeo base sa napanood natin ay di hamak na mas malala nga itong kay Enes Kanter. Ngunit kahit ganun pa man mga bro, ay pagdasal pa rin natin itong si Terence Romeo para sa mabilisang pagpapagaling, lalo't kailangan nga ito ngayon ng San Miguel Beermen dahil wala rin sa ngayon itong si Junmar Fajardo. Samantala bukod kay Terence Romeo ay nagtamuri ng ankle sprain injury itong si RR Pogoy kung saan dalawang beses nagtwist itong kanyang left ankle sa unang pagkakataon ay nang mabagsakan ito sa landing spot ang paa ni Jello Alulino at sa pangalawa naman ay nang maling maibagsak muli nito ang kanyang kaliwang paa. Ayon mismo kay Coach Bong Ravena ay wag nga lang sana severe ankle sprain injury itong natamo ni RR Pogoy dahil ayon naman kay RR Pogoy mga bro ay masakit nga raw ito kumpara sa pangkaraniwang ankle sprain injury. Yan lamang sa ngayon mga bro ang ating update tungkol sa PBA. Panatiliing tumutok sa ating channel para di ka mahuli sa balitang sports. This is Sports TV.